Hey guys, it's nice to me be back. It's me, Visayan Chinese, and welcome back to my YouTube channel. So, ayun guys, nabuhay na naman ako kasi medyo matagal na ako hindi nag-YouTube din. Hindi ako active sa YouTube kasi medyo busy na ako and nag-work ako tapos ngayon na naman nag-aaral na naman ako every Sunday. So, ayan, sinishare ko lang. And then, guys, for today's video, gusto ko i-share sa inyo yung mga niluluto kong pansit. Ay, hindi siya pansit. Bihon lang siya. Yan. Kasi, kahapon pumapasok ako after class kasi may exam kami kahapon sa school. And then, dumaan ako ng worldwide at doon ako bumili ng bihon. So, ayan, guys, tapos na ako paggagayat ng aking mga lulutuin. Hinihintay ko lang yung aking chicken na mag-defrost. So, ito siya, guys. O, piniprepare ko na siya. So, ito yung aking piniprepare, guys. Itong carrots, tapos green beans, and then gusto niyo may sausage. Tapos, itong green pepper, hiwain ko pa yan. And then, onion. And then, itong chicken, dinidefrost ko pa kasi may ice pa siya. Tapos, ito yung binabad kong bihon. Ayan. Medyo malambot na siya. Mamaya, aanuhin ko siya ng tubig. And then, ito yung aking cabbage. Alam, kasi guys, yung mga bihon nila dito or yung noodles, pangit kasi eh. Nag-try na akong magluto. Ang bilis lang labsak siya. So, hindi ko siya bet. So, ayan guys. So, hintayin ko lang mag-defrost yung chicken at magluluto na ako. So, yun guys. Nagre-request si Mr. na yung bihon ko daw ay lagyan ko ng egg. So, ayan, magluluto muna ako ng egg kasi mostly guys, ang mga Chinese, mahihilig sila masyado sa itlog. So, ayan. So, itong itlog na to ay ilalagay ko mga panghuli na sa aking mga sangkap. So, ayan. So, ayan guys, mag-start na tayo yung lutuin ng ating bihon. Ayan, ginamit ko pa rin yon yung the same pan na pinagamitan ko ng egg. Kasi malinis naman siya. And lagyan natin ng olive oil at painitin na natin ang ating kawali. After uminit ang ating kawali, lagyan natin ng garlic and onion. So as you can see guys, a little bit brown, you can put the carrots. So next naman ay yung ating marinated na chicken. Kasi yung ating carrots guys ay medyo matigas kaya inuuna ko siya kaysa ating chicken.
At next naman ay ating sausage and isusunod natin ang green beans after. Next naman natin ay Knorr chicken powder. Depende na sa inyo kung gusto nyo ng medyo malasa or hindi. And then next is Knorr liquid seasoning. Depende rin sa inyo kung gusto nyo ng medyo malasa dito kasi ito ay hindi masyadong maalat. And a little bit salt and black pepper. And after that guys, we put dark soy sauce. Ito naman ay walang lasa, kundi kulay lang. Ayan, so nasa inyo na, tansya-tansya na lang kung ano yung kulay o gusto nyo na medyo makolor. So ayan guys, and after that we put a little bit of water. And then it's depend on you guys kung gusto nyo medyo masabaw. So sa akin naman ay yung tamang-tama lang na para masipsip lang ng noodles. At lagyan natin siya ng oyster sauce kasi hindi pwedeng mawala ang oyster sauce kasi mahilig din ang mga Chinese ng oyster sauce guys. So ayan. So mix ng mix lang tayo guys and after that titikman na natin kung medyo maalat ba ang ating vegetables or yung ano niya. And then if maalat naman guys, you can put a little bit of sugar. So ayan guys, medyo okay ng ating lasa. Isusunod na natin ang ating noodles. At ang paglagay sa noodles guys ay dapat pa konti-konti para ma-mix ng maayos yung vegetables niya. Kasi pag isahan mo siyang ilalagay sa loob, baka mamumuo lang ng noodles. Ay isang noodles lang siya, namumuo siya doon. Tapos yung vegetables hindi mag-scatter sa loob ng noodles. And then inaalayan ko rin siya ng chopstick sa paghalo kasi para hindi maputol-putol yung noodles. Kasi last time kasi, magkaiba siguro yung noodles nila dito at yung noodles sa atin kasi yung noodles nila dito guys habang binabad mo siya ng tubig tapos hinahalo-halo mo siya ng hinahalo ay nagputol-putol. So ayan, so parang nagdodobli ingat rin ako sa paghahalo ng noodles kasi alam mo yun, mas magandang resulta pag yung noodles ay yung medyo mahaba pa at hindi siya nagpuputol-putol. So ayan guys, continue lang sa paglagay ng second round of the noodles para maging maayos yung paghahalo niya. So habang na-mix na natin yung mga vegetables guys at isusunod naman natin tong ating cabbage. So ito yung ginagawa ko ay panghuli talaga yung cabbage para hindi siya masyadong lutong-luto pag inuuna mo siya doon sa ano. Kasi gusto kasi ng mga Chinese guys yung hindi masyadong overcook talaga yung vegetables nila. Yung natatakam pa nila yung gaano ka-crunchy yung vegetables. Thank you.
So dito sa part na to guys, nilagyan ko siya ng Knorr liquid seasoning, ayan, para may malasa yung noodles. At nilalagyan ko siya ng dark soy sauce para may kulay talaga yung noodles. So para pag tinitingnan mo yung noodles guys, hindi siya maputla, yung may kulay talaga siya. So itong dark soy sauce guys, wala talagang lasa to, pang kulay lang talaga siya. And last but not the least, our spring onion and our fried egg. So this is the end of my video guys, and ayun, hihintayin ko na lang yung partner ko na dumating kasi itatanong ko sa kanya kung masarap pa yung luto ko kasi ito na rin yung hapunan naming dalawa. And so ayun lang guys, thank you for watching and don't forget to like and subscribe and share and hit the notification bell for more videos. So see you on my next video guys, bye bye.